248. We are hard pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Maraming suliranin, maraming pressure, nagmumula sa iba't ibang dako, pero hindi naman tayo nagkakadurog-durog. Tayo kuminsan ay naguguluhan, pero hindi tayo nawawala ng pag-asa. Problems. Maraming problema ang mga tao, minsan sunod-sunod, sabay-sabay, sapin-sapin. Ano ang maaaring matutunan mula sa salita ng Diyos tungkol sa pagharap sa mga problema ng buhay? Panginoon, salamat dahil kayo'y nariyan sa aming tabi. Kayo'y nasa aming puso, nasa aming isip, nasa kapaligiran. Kaya meron kaming maaaring sulingan, lapitan, sundan sa mga oras na kami namang problema. Pakatibayan niyo po aming loob, payapain niyo po kami, at sa sandaling ito'y pakalinisin upang tumanggap na inyong mga pagtuturo, pagtutuwid, pagkabay, pagpapaliwanag, nang sa gayon ang inyong pong magandang kalooban ng siyang maghari sa aming buhay. Kayong mangusap, kayong mangaral, hinihiling namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. What to do with problems? Ano nga ba ang pwede at dapat gawin? Unang-una, accept problems as parts of life. Dapat tanggapin na ang buhay talaga may kakambal na mga problema. Ganyan talaga ang buhay. Ecclesiastes 1:8, all things are wearisome, more than one can say. Nakakapagod ang napakarami mga bagay at yan ang katotohanan sa buhay. But it's very important to look up to Jesus. John 16:33, in this world you will have trouble, sabi ni Jesus, but take heart, cheer up, I have overcome the world. Huwag kayong magtaka kung kayo'y datnan ng mga problema, pero pasiglahin niyo ang inyong mga sarili, palakasin niyo yung mga loob, kasi napagtagumpayan ko na, sabi ni Jesus, ang sandaigdigan at ang lahat ng mga suliranin, kadiliman, kapangitan at mga kasakitan ng daigdig. Pag may problema, dapat ang sagot natin, naturally. Mas hindi natural na walang problema. Dahil yun talaga ang naging kakambal ng buhay, lalo na na ang tao ay nawalay sa Diyos. But do not worry. Pag may problema, huwag atupagin ang mag-alala. Kasi walang nakakalutas ng suliranin sa pag-aalala. By worrying, you don't change a thing. You can only make things worse. Luke 21:14, make up your mind not to worry. Magpasya kayo na huwag maging balisa. Huwag mag-alala. It's a decision. It's a choice. As you can see, sabi, make up your mind. It's imperative. Isang utos, ibig sabihin, doable. Pwedeng gawin. Worrying is a habit. Yung mga lagi nag-aalala, lagi namang problema, lagi nag-iisip, kostumbre yan eh. Nakaugalian, nakasanayan. And anything that is learned can be unlearned. Pag nasanay tayo, natutong mag-alala, pwede rin tayong magsanay sa kabaligtaran nun na huwag mag-alala. Sasabihin niyo, bayala nga naman hindi ako mag-alala. O, ano naman na pala nyo kaaalala, kaiisip, meron bang nangyari na solve ba? Philippians 4:6, don't worry about anything, but pray. Pray about everything. With thankful hearts, offer up your prayers and requests to God. Pag may pinoproblema, pag may suliranin, pag may challenge sa buhay, don't worry, sabi ng Philippians. Why worry when you can pray?
Imbes sayangin, magkubusin ang iyong lakas sa pag-aalala, pagkabalisa, pamamroblema, manalangin ka. Yun, may mapapala ka doon. Sabi, pray about everything. At manalangin mula sa isang mapagpasalamat na puso. Kahit may problema ka, magpasalamat sa mga dapat ipagpasalamat. So, ina-acknowledge mo, tinatanggap mong may problema ka, pero mas tinatanggap mong mas malaki naman dapat ipagpasalamat sa Diyos. May problema ako dahil meron akong utang na babayaran, wala pa akong pera. Pero magpasalamat ka, buhay ka pa. Pwede ka pa maghanap buhay. May solusyon pa yan. At biruin mo, may nagpautang sa'yo. Di ba malaking pasalamat yun na may nagtiwala sa'yo? Nung nangangailangan ka, may nagpautang sa'yo. So nakaligtas ka sa pangangailangan na yun. So ba't naman hindi ka makakaligtas uli sa pangangailangan ito? So sabi, with thankful hearts, offer up prayers and requests to God. So meron kang problema, sa palagay mo at sa abot ng iyong isip ay ito ang solusyon, edi hilingin mo sa Diyos. Kasi alam naman ng Diyos yun. Kaya sabi niya, sa halip na kayo mag-alala, manalangin kayo. Dalhin niyo sa Diyos ang inyong mga pangangailangan nang may kalakip na pasalamat, hindi reklamo. Marami kasi humihiling nga sa Panginoon, pero ang kasama reklamo in the spirit of reklamo. Pasalamat. Dahil laging may dapat ipagpasalamat. Buhay ka pa. Meron ka pang mga resources. Meron pa tayong isip. Katulad ng mga namamroblema dahil namatay ang mahal sa buhay. Anong papasalamat doon? Tatanong nila. Well, ipagpasalamat mo na nakahiram ka ng mahal sa buhay. Pinahiram ka ng Diyos ng anak, ng asawa, ng kapatid, kaibigan, ng partner. At ngayong binawi na, huwag kang magreklamo sa Diyos. Magpasalamat ka at pinahiram ka. At mag-request ka ngayon na aliwin ka, pagalingin ang sugat ng iyong puso, turuan kang makapagpahinga sa kalungkutan. Yun ang hilingin mo. Pero, laging magpasalamat. Nadapa ka ngayon. Ano yung pagpapasalamat mo? Kahapon, hindi ka nadapa. Last week, hindi ka nadapa. Ngayon lang. Kinakalimutan natin kasi yung mga blessing. Kaya nagiging napaka-negative ng paningin natin sa buhay. Pray. Then concerning what you can do, do. Concerning what you cannot do, leave it up to God. Matapos na manalangin, matapos na huminga sa Diyos, matapos na mag-unburden sa Diyos, humiling, mag-isip na. Alin ang pwede kong gawin sa mga hiniling ko? Lord, bigyan niyo po ako ng income. O ano pwede kong gawin? Pwede ba ako magtinda? Pwede ba ako mag-buy and sell? Pwede ba akong mamasukan? Then gawin mo na. At yung hindi mo kayang gawin, yun ang ipa sa Diyos. Ano, walang naman ang pwede natin gawin sa buhay. Yung kaya at yung hindi kaya. Yung kaya ay kayanin, gawin na agad. At yung hindi kaya, yun ang ipa sa Diyos. Ang problema sa marami, yung kaya nila ay pinapa sa Diyos. Kaya hindi dumadating ang solusyon. Because God will not do for you what God has empowered you to do. Nakita niyo si Pedro nung nakakulong, bibitayin kinabukasan, nagpadala ang Diyos ng anghel sa kulungan. Anong ginawa ng anghel? Ginising si Pedro at pinatayo. Hindi binuhat kasi kaya ni Pedro ang tumayo. Nilagot ng anghel ang mga kadenang bakal. Bakit? Kasi hindi kayang gawin niya ni Pedro. At sabi niya kay Pedro, magbihis ka. Lalabas tayo sa kulungan ito. Hindi siya binibibaby at binihisan. Kasi kaya niya magbihis. Pagkatapos binuksan ang anghel ang pinto, ang bakal, kasi hindi kayang gawin niya ni Pedro. At sabi ni ang anghel, maglakad ka na, umuwi ka na. Hindi siya binuhat. Kasi kaya niya maglakad. Sa pag-solve natin ng mga problema, mga kapatid, una niyong isipin, what can I do? What has God empowered me to do? Ano mga ibinigay sa akin ng Diyos para ako tumasolve? At gawin. Huwag ipasa Diyos, huwag iasa sa iba,
yung kaya natin gawin. Kaya ang tagal-tagal ng mga solution hindi dumarating, nasa kamay pala natin, hindi lang natin ginagawa ang tama. Parang yung babaeng balo na namatayan ng asawa, walang maibayad sa utang, yung anak niya, kukolektahin na ng mga nagpa-utang, yun ang bayad, yung anak niya. Nagpunta siya sa propeta, sabi niya, ano pong gagawin ko? Namatay ang aking asawa. Wala akong kapera-pera. Ang mga anak ko, kukuhanin na ng nagpa-utang, magiging alipin na sila. Pumunta siya sa propeta, maaaring umaasa siya, siya tutulungan, bibigyan ng donasyon. Ang sabi ng propeta sa kanya, eh ano bang meron ka sa bahay? Sa bahay mo, hindi sa bahay ko. Anong meron ka sa bahay mo? Sabi ng babae, konti pong langis. Walang-wala po kami eh, pero meron konting langis. Sabi ng propeta, oh bueno, panghiram ka ng maraming mga palayok, mga jar, sa kapitbahay mo. Isalin mo doon yung konti mong langis. At ginawa nga niya yun. At doon nangyari ang himala, hindi na ubos-ubos yung langis na isinasalin hanggat may mapagsasalinan pa. Tumigil ang dumalo yung langis nung wala nang masisidlan. So what did that widow have? She had a little oil and she also had goodwill among her neighbors na nagpahiram sa kanya ng mga lalagyan. What do we have? Pag may problema tayo mga kapatid, ang unang solusyon, what do I have? What has God given me that I can use to solve the problem? May utang ako, kailangan kong bayaran. Ang iisipin mo agad, uy, may savings ang aking ate. Uy, may savings ang kapatid ko, uutangin ko. Eh, meron ka pa naman pwedeng ibenta. Meron ka pang katawan na pwedeng magtrabaho. Ang iisipin mo agad kung ano ang meron yung iba. Kaya hindi nasasolve ang problem. Higit sa napakarami natin mga problema, kaya nating lutasin. Nalulumbay ako, nalulungkot ako. Anong gusto mo gawin ko? Mag-sirko-sirko sa harapan mo para ka sumaya? E di pasayahin mo ang sarili mo. May kakayaan kang gawin yun. May sakit ka. Kaya mo namang kumilos. Kumilos ka, huwag mong iasa sa iba. Ang iasa mo lang yung talagang hinding-hinding-hindi mo na kaya. Meron kang gustong bilhin. Wala kang pambili. Pagtrabahuhan mo, hindi aasa ka sa hingi, aasa ka sa awa. Kailangan solvein mo yan because binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan. Ang lagi lang nating tendency, lumapit sa propeta, walang-wala po ako. At ang sagot sa kanya, ano bang meron ka sa bahay mo? Gamitin mo yun. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo, binibigyan kanya ng kakayanan. So solve what you can, and what you cannot solve, leave it up to God. At tanggapin mong parehong yung kaya mong solve at hindi mo kayang lutasin, parehong alam yun ng Diyos. Ecclesiastes 7:14, when times are good, be happy. But when times are bad, consider this. God has made the one as well as the other. Pag maganda ang panahon, magsaya ka. Eh kung malungkot ang panahon, eh di malungkot ka. Anong gawin mo? Magsasaya ka, eh malungkot nga. Lilipas din yun. Pastor, ang lungkot-lungkot ko po. Bakit? Eh kasi po nawalan ako ng trabaho. Kasi nawalan ako ng boyfriend. Kasi ito, ah, hindi malungkot ka. Nawala ka pala ng boyfriend, nakakalungkot na yun. Hindi malungkot ka. Halaga naman sumaya ka, nawala ka ng boyfriend. Ano problema mo? Nalugi po ako sa negosyo, ang lungkot ko. Natural, halaga mo magnatuwa ka, magtataka ako niya. Hindi malungkot ka, lilipas din yan. Pagsasawaan ka din yan ng lungkot. Wala namang lungkot na nanatili forever. Lalo itinataboy mo. Ngayon ko'y naalagaan mo, binibaby-baby mo yung lungkot, magpapatugtog ka ng malungkot na tugtog, titingin ka sa mga litratong nakakalungkot, eh talagang lulungkot ka lalo. Kailangan, gumawa ka ng paraan para wag ka malungkot. Pagka naiinip ka, lumabas ka ng bahay, mag-isip ka, may gawin ka, magtrabaho ka, mag-exercise ka, magpawis ka, huwag mong ibaby yung lungkot mo. Ngayon, meron talagang lungkot na nandyan, eh di malungkot ka. Ganun talagang buhay. Hindi problema yung nalulungkot. Natural lang yun. Kasi meron kang emosyon. Tanggapin sa loob ang anuman nangyayari. Sa labas, lutasin yung problema. Pero sa loob ng puso, tanggapin mong ganun talaga may problema ang buhay. Nalulungkot ako, ganun talaga. Nakakalungkot ang buhay ko minsan. Pero may gagawin ako sa labas para ako sumaya. Pero huwag yung tinatanggihan mo sa iyong kalooban yung katotohanan. Tanggapin mo yung katotohanan. Do not be in denial.
Nahihirapan ang loob ko. Eh, di ba hirapan ka? Pero may gagawin ako para gumaan ito. Pero hindi ko lalabanan yung katotohanan na nalulungkot ako kasi yun ang katotohanan eh. Pero may gagawin ka panglabas para yung nasa loob magbago. Huwag makipagtunggali sa sariling kalooban. Tanggapin ang dapat tanggapin. Nalugi ka sa negosyo, ang yaman mo dati, ngayon wala kang kapera-pera, tanggapin mo yun. Ganyan talaga nangyayari sa buhay. Wala ako ngayon kapera-pera. Tatanggapin ko yung katotohanan na yun. Hindi na ako makikipag-contest doon, hindi ako makikipagbabag sa katotohanan kasi nangyari na. Pero sa panglabas, may gagawin ako. Mamumuhunan ako uli, magne-negosyo ako, maaaring manghiram ako ng puhunan, mamasukan ako, may gagawin ako. Pero sa kalooban ko, hindi ako makikipaglaban sa katotohanan. Ito ang katotohanan ko. Tatanggapin ko to. Then buo ang iyong loob, nakaharapin ang iyong buhay para buuin ito uli. Do not problematize what cannot be solved. Huwag mo nang problemahin kung yung anak mo talaga napakahina sa arithmetic. Kahit ipagbudguran mo siya sa lahat ng bato sa mundo, hindi pa rin siya tatalino sa arithmetic. May mga bagay na tinatanggap kasi hindi mo kayang palitan. Ngayon, hahanapin mo na lang yung iba niyang kalakasan, iba niyang katangian, at doon ka mag-operate. Huwag mong hanapin yung wala. Ang dapat mong tamasahin, i-develop yung nandun. Huwag mong hanapin sa asawa mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, yung wala sa kanilang likas sa pagkatao. Ang hanapin mo, yung nandun talaga, ipagdiwang mo yon para ka maging... Wala na po yata ang solusyon. Itong ugali ng anak ko, itong ugali ng asawa ko, eh wala pa na solusyon, di hindi problema. Tanggapin mo para tumahimik ang iyong kalooban. Ecclesiastes 1:15, what is crooked cannot be straightened. What is lacking cannot be counted. Ang talagang likho, hindi maitutuwid. Nilikha talaga yun, sinadyang likho. Huwag mo nang tuwirin. Yung pag tinuwid mo yun, dun mali. Kasi likho talaga yun. At yung wala, huwag mong hanapin. Yung wala, wala. Lalong-lalo yung mag-asawa na ine-expect mo, pupunta sa event, nakita mo, husband lang o wife lang, hinahanap mo pa, nasaan ang wife mo? Nasaan ang husband mo? Gusto mo sabihin, nag-away kami kanina. Hindi ko kasama ngayon. Gusto mo bang marinig yun? Huwag ka naghahanap ng wala. Lalo sa mag-asawa. Pag wala yung isa, alam mo na. Either talagang may ginawa o nag-away sila. Gusto mo pang urirapin. Bakit wala? Huwag yun ang hinahanap ang wala. Why struggle? Why stress yourself? Do not problematize a non-problem. Just accept it and live with it. Word can destroy whatever is left of their strength, but a kind word will always boost them up and help. So be kind sa mga namang problema. Maraming namang problema, nagdidilim ang isip, nalilito. Be kind. A kind word will help. Pray with people who have problems. And whenever you can help, help. You don't know when it's your turn to need help. Dear Lord, we thank you that you are there in our hearts. You are there in our needs. You are here with us. Paglinawin niyo pong aming isip. At sa sandaling ito, dalangin namin, Panginoon, mga kapatid na namang problema, bigyan niyo po ng linaw ng isip, lakas ng loob, at mga makakatuwang makakatulong. Right, O Father, we pray for everyone present na maraming suliranin. Hayaan mo na ang mga bahabahagi o ang buong mensaheng ito ay makapagpaliwanag, makatulong, at makapaghawa ng daan para sa ikalulutas ng kanilang mga pinoproblema. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang ating mga narinig, hingin sa Panginoon ang karunungang ito mailapat sa tamang paraan sa ating buhay. Lord, continue to speak to your people. As we bow before you and remain silent, let us hear your guiding voice. Be alone with the Lord. Silently listen to the Lord's guidance.